Magandang araw mga kapatid, ikinagagalak ko po na ikukwento sa inyo ang kaiibang mga pangyayari sa buhay ng iilang mga individual na nakasulat sa Biblia, kung paano sila nabubuhay muli matapos na namayapa ang kanilang mga kaluluwa, at samahan niyo po akong alamin kung ano ang pangunahing dahilan kung bakit nagagalit ang mga Hudeo kay Jesus na siyang dahilan ng kanilang pagtugis sa kanya. Ang buhay ay isang regalo mula sa nag-iisang makapangyarihang Diyos. Ang buhay ay hindi isang bagay na ating hinanap o pinili. Ito ay isang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng hindi natin hinihingi. Dahil ang buhay ay isang regalo, dapat nating pahalagahan ang bawat sandali nito. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos, kaya dapat nating sulitin ang bawat pagkakataon. Ang buhay ay hindi lamang isang random na pangyayari. Mayroong isang dahilan kung bakit tayo narito, at dapat nating hanapin ang ating layunin sa mundo. Ang pinakamalaking layunin ng Diyos kung bakit niya ginawa ang tao ay para sa kanyang kagalakan. Binigyan tayo ng Diyos ng isa lamang buhay, kaya napakamahalaga na mahalin at alagaan natin ito. Magpasalamat tayo sa kanya dahil ginawa tayong hindi isa lamang bagay kundi isa tayo sa nagiging larawan ng kanyang kadakilaan. Ngunit sa panahon na nandito pa si Kristo sa lupa, may mga taong mapalad na nagkakaroon ng dalawang buhay. Ang ibig sabihin, sila ay naging daan upang mapatunayan kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos. At ang kanilang pangalawang buhay ay nagpapatunay na walang hindi magagawa ang Diyos. Katulad ng anak ng isang biyuda na mababasa natin sa Aklat ng Unang Hari Kapitulo 17 Versikulo 10-20. Sa panahon na ito ay namamatay ang nag-iisang anak ng biyuda, at hinihingi ni Propeta Elias sa Panginoon na ibalik ang buhay ng bata. At ito ay nabuhay muli. Isang malaking reunion ng mag-ina ang pangyayari sa kanilang buhay sa araw na iyon. Dito malalaman natin na ang pagdarasal ng mga taong banal ay mas madaling dinggin ng Diyos kahit buhay pa ang hinihingi nila. Sa panahon ni Kristo, sa Ebanggelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 11 Versikulo 1-44. Isa sa kanyang malalapit na kaibigan na si Lazaro ang pumanaw. Kaya ang Panginoon ay dali-daling pumunta sa kanilang bahay. Ngunit pagdating ni Kristo ay 4 na araw na palang inilibing ang bangkay ng kanyang kaibigan na si Lazaro, ayon sa kanyang kapatid na babae. Nagpunta si Jesus sa libing at inuutos niya na buksan ang libingan, sumigaw ng malakas si Jesus at sinabi na, "Lazaro, lumabas ka." At lumabas si Lazaro na nakabalot lahat ng kanyang katawan at mukha ng puting tila. Ito ang pangunahing sanhi kung bakit nagkaroon ng dahilan ang mga Hudyo upang parusahan si Jesus. Bilang paglabag umano ng kanilang pananampalataya. Ngunit para kay Kristo, ang muling pagkabuhay ni Lazaro ay isang kaluwalhatian ng Ama na Diyos. Upang malalaman ng mga Hudeo na siya ang tunay na Mesiyas na pinadala ng Diyos. Ngunit hindi pa rin sila naniwala sa Kanya. Marami pang mga tao ang nagkaroon ng pangalawang buhay ayon sa Biblia. Naisip mo na ba kapatid kung sakaling ikaw ay bibigyan ng Diyos ng pangalawang buhay? Ngunit hindi lahat ng tao ay mapalad na magkakaroon ng pangalawang buhay o kaligtasan. Alalahanin natin na may mga tao din na magkakaroon ng pangalawang kamatayan base sa kanilang mga nagagawa. Amen. Sana po nagagalak kayong nanonood sa video na ito. Maraming salamat po, hanggang sa susunod.